Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, nagawa ng makalamang na Akita sa Kanagawa. At dahil ito, sa napakagandang ball rotation na ipinakita ng Akita, na unti-unting nagpawala sa napakahigpit na depensa ng koponan ng Kanagawa, habang si Coach Hansay naman ay may bagong plano para sa kanyang mga manlalaro na talaga namang ikagugulat ni Coach Dumoto. At dito na nagtatapos ang Chapter 104 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya, kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 105 ng Winter Tournament. Nagpakitang gilas nga si Sakuragi laban kay Mikyo, na naging dahilan para mapahanga ng gusto si Morishige sa kanya. Subali, mabilis na naman itong nabawi na kupunan ng Akita. At dahil ito sa napakagandang ball rotation na ginawa ng Akita, na ikinatuwa talaga ng gusto ni Coach Dumoto. Yan ang sinasabi ko sa inyo! Ang napakagandang ball rotation ang siyang susi sa tagumpay! Kailangan niyo lamang paikutin ang bola ng mas mabilis pa para malito ang kupunan ng Kanagawa at makagawa kayo ng isang napakagandang puntos! Sige Akita! Ipagpatuloy niyo lang ang ganyang laro niyo! Yan ang sigaw ni Coach Dumoto. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Rokawa papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sawakita. Rokawa, ano nang gagawin niyo ngayon? Ngayon na kami naman ang nagpapatakbo sa laban na ito. Ano nang gagawin mo, Rokawa? Tatakbuhan mo na lang ba ako? Hahayaan mo na lang ba na matalo kayo nung hindi ako nilalabanan ng seryoso? Yan ang sabi ni Sawakita. Sawakita, tama ka nga. Kayo na naman ang nagpapatakbo ng laban na ito. At malapit na din kaming maubusan ng oras. Pero ito lang ang gusto kong itanong sa'yo. Nakaya niyo bang alagaan ang inyong kalamangan hanggang sa matapos ang laban na ito? Dahil kung hindi mo magagawang alagaan ang inyong kalamangan, tiyak na mauulit muli ang nangyari noon sa Interhigh noong nagharap tayo. Yan naman ang sabi ni Rokawa. Sabay umatake ng sobrang bilis sa depensa ni Sawakita, habang si Sawakita naman ay seryosong binabantayan ng mahigpit si Rokawa. Nang biglang huminto ng sobrang bilis si Rokawa, na ikinagulat talaga ng gusto ni Sawakita. Ano? Huminto siya? Pero bakit? Anong binabalak ng Rokawa na to? Huwag mong sabihin na binabalak niya ng tumira sa ganyang sitwasyon, pero hindi niya magagawang makatira sa ganyang sitwasyon niya ngayon. Dahil kaya ko siyang mapigilan. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Habang si Rokawa naman ay biglang napangiti. Sabay pasa ng bola papunta kay Sakuragi. Anong galaw yan, Rokawa? Umatake ka sa akin tapos sabay mo ipapasa ang bola? Natatakot ka na ba sa akin? Yan ang panlalait na sabi ni Sawakita. Yan ba ang tingin mo, Sawakita? O talagang hindi mo lang alam ang plano namin laban sa inyo? Yan naman ang sabi ni Rokawa. Sabay tumakbo papalayo kay Sawakita, habang si Sawakita naman ay agad na sinundan si Rokawa. Subali, laking gulat ni Sawakita dahil bigla siyang hinaranga ni Sakuragi. At ang bolang hawak ni Sakuragi ay agad niyang ipinasa papunta kay Rokawa. Hoy! Kalbong galing sa Amerika! Saan mo binabalak na pumunta? Dito ka lang sa akin at huwag mong susundan ang soro na yon! Yan ang sabi ni Sakuragi, habang ini-screenan si Sawakita. Ano? Ito pala ang plano nila para sa akin? Patay na! Hindi ako handa sa ganitong galaw! Isang screen na napakatibay! Wisit! Ang hirap ko mawala sa lalaking ito! Siguradong hindi ko na mahahabol si Rokawa! Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili, habang si Rokawa naman ay agad na pumwesto sa 3-point lane. Sabay tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, naipasok ni Rokawa ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan para makuha na ulit nila ang kalamangan sa Akita. 99-101.
pabor sa Kanagawa na ikinatuwa talaga ng mga tropa ng Kanagawa. Nice one! Sakuragi! Rukawa! Napakaganda talaga ng combination ninyo kapag nagsama kayo! Wala talagang makakatalo sa inyong dalawa! Iba talaga kapag nagsama na ang dalawang gunggong! Walang sino man ang makakatalo! Kayo na ang tinatawag na Super Gunggong! Sige, Super Gunggong! Talunin niyo na ang Akita! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Kanagawa. Sa kabilang banda naman, si Sakuragi ay agad din nilapitan si Rukawa. Nice one, Soro! Gumana ang plano natin para sa kanya. At buti na lang na ipasok mo ang iyong tira. Dahil kapag yon ay hindi mo na ipasok, tatadyakan talaga kitang Soro ka. Yan ang sabi ni Sakuragi. Gunggong ka talaga. Kailan ba ako nagmintis ng 1,000 tres? Hindi mangyayari na magmintis ang tira ko lalo na kapag libre ako. Tandaan mo yan, Gunggong. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Habang ang buong manonood ay nagsisigawa na para sa Kanagawa. Ang galing nyo, Kanagawa! Ang usay ng ginawa nyo laban kay Sawakita! Ibang klase talaga kayo! Kala pa naman namin ay magkagalit kayo sa kuponan ninyo! Dahil noong inter-high, halos hindi kayo nagpapasaan ng bola! Pero isang maling hinala lang pala namin yon! Dahil para kayong magkapatid na nagtutulungan talaga! Ang ganda nyong panoorin! Ang usay ng mga pasaan ninyo! Yan ang sigaw ng mga fans ng Kanagawa. Habang ang coach ng Aichi naman ay biglang tumayo sa kanyang kinauupuan. Mga bata, tara na at mag-ensayo na tayo dahil nalalapit na ang finals. At sa ensayo na ito, papahirapan ko kayo ng gusto para maging handa tayo kung sino man ang makakaharap natin sa dalawang kupuna na yan. Akita ba o Kanagawa? Pero kahit sino sa kanilang dalawa ang makaharap natin, siguradong mapapalaban tayo ng gusto. Kaya naman, umalis na tayo dito at umpisa na ang ensayo. Yan ang sabi ng coach ng Aichi, nang biglang nagsalita si Morishige. Dito muna ako, tiyo. Nasisiyan kasi ako sa laban na ito. Lalong-lalo na sa larong ipinapakita ng may pulang buhok na yan. At natatandaan ko pa, noong una kaming nagkita ng lalaking yan. Nagkabanggaan kami sa isang silid at natumba siya. Pero hindi ko man lang inisip na marunong din pala maglaro ang lalaking yan. At nakakagulat talaga, tiyo. Isang tadhana ata talaga na magkita kami ulit. Pero hindi na sa labas o sa isang silid, kundi sa loob na mismo ng court. At kapag nagkaharap na kami sa loob ng court, ipinapangako ko sa inyo, tiyo, na dudurugin ko ang lalaking yan at ipapamukha ko sa kanya na ako ang pinakamalakas sa loob ng basket. Yan ang sabi ni Morishige na talaga namang sobrang seryoso. Morishige! Alam mo ba na batay sa aking pananaliksik na yung may pulang buhok ay 1 taon pa lamang na naglalaro ng basketball at nanggaling ito sa wala? Oo, galing ito sa wala dahil wala itong kahit na isang alam sa larong basketball. Pero kakaiba talaga ang kanyang mentalidad at ang bilis niyang matuto. Kaya naman, kailangan talaga natin siyang paghandaan. Kaya Morishige, tara na at mag-e-ensayo pa tayo. Yan naman ang sabi ng coach ng Aichi. At tuluyan na silang umalis sa loob ng court. Habang si Morishige naman ay iniisip si Sakuragi habang naglalakad ito palabas ng court. Ikaw may pulang buhok. Gusto ko itong makaharap. Gusto kong masubukan ang lakas ng katawan mo. Gusto kong malaman kung sino ba talaga ang mas malakas sa ating dalawa. Pero bago mangyari yon, kailangan niyo munang talunin ang Akita. At sana magawa niyo silang talunin para kayo ang makaharap namin sa finals. Yan ang sabi ni Morishige sa kanyang sarili, nang biglang napansin ni Moroboshi na malalim ang iniisip ni Morishige. Hoy Morishige, siguro iniisip mong si Sakuragi, no? Huwag kang mag-alala, dahil kapag nagharap kayo, siguradong gaganaan ka sa kanya. At tiyak na doon mo din maibubuhos ang buong lakas mo sa paglalaro ng basketball. Yan ang sabi ni Moroboshi. Oo nga, gusto ko nga siyang makaharap, pero parang imposible naman dahil siguradong laglag na sila sa kupunan ng Akita. Yan naman ang sabi ni Morishige. Huwag kang papakasiguro, Morishige. Tandaan mo, buong manlalaro ng show ko ngayon ang kalaban ng Akita. At ganitong-ganito din ang nangyari noong laban nila sa Inter-High. Tinalo nila ang kupunan ng Sano. Kaya naman, hindi imposible na maulit muli ang kasaysayan na yon. Maaaring matalo ulit ng Kanagawa ang Akita. At sila ang makaharap natin sa finals. Kaya naman,
Mag-ensayo na tayo ng gusto. Dahil hindi biro ang makaharap ang kuponin ng kanagawa. Yan ang sabi ni Moroboshi. Habang si Morishige naman ay talaga namang sobrang natutuwa dahil maaari niyang makaharap si Sakuragi sa finals. At dito na nagtatapos ang Chapter 105 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting natapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.